ulit. And nandiyan na sa aking caption, sa title, kung ano yung aking gagawin. So, ito yung mga tela. Kailangan natin siyempre ng tela. Yan. Tela. Ganito siya. And then, kailangan din natin paglimunan natin siya para walang skip. And then, itong fiber ba tawag dito? Ganito. Tira na lang din to nung gumawa ako ng comforter. Gumawa kasi ako ng comforter, so may tira na ganito. And then, fiber kemerut ang tawag dito. And then, eto naman, medyo glossy din siya. Kinuha ko to din sa mga old dress ko, yung sa ilalim. Medyo, ano siya, makilipap. Baka may paggamitan din ako nito. Yung mga damit kasi ako na sayang. So, tapos ito, yung pillow na nabili ko dati to sa Pure Gold, eh, ang pangit na niya. Dati, di ba, pagbili mo siya, bulky. Ngayon, ilang gamit lang, ano na siya, na, tawag doon, nayupi na. So, tatanggalin ko yung, huwain ko yung laman niya. Ganito siya. Ayan, parang, hindi pala siya yung parang cotton na ano. Ganyan pala siya. So, yan, gagamitin din natin to. Para siyang plastic na cotton. Ganyan. Para kung white yung loob nito. O, syempre, may papansin. Meow, meow, meow. And, syempre, kailangan din natin ng scotch tape. Scotch tape. Table tiles. Yan. Ever. And then, tupper. Nabili rin ako ng tupper. Ayan. Kapag-lugan, lalong-lugan din yung binili ko tapos medyo malaki. Alis ka na muna kasi! Tsaka, itong pang-sukat pwede, hindi nagamit yung pang-sukat ko. Hello Kitty. And then, syempre, marker! Then, ito may mga natira pa ko rin sa DIY ko ng E7000 na glue. And then, yung glue stick para dun sa glue gun. Ayan, bumili ako ng 5 pa. Tapos, yung laman niya is 4 pieces in 21 pesos. Ayan. Tapos, packaging tape. Ayan, bumili rin ako. Hindi naman ito mauubos sa isang DIY lang din. Rugby, kasi pinaka mas mura siya eh. Kaysa din sa mga glue na Elmer's glue, ganun. Or may iba pa kasing glue na, na mahal. Doon lang tayo sa mura. And syempre, yung kailangan din natin ng scissor. Yung cutter ko, kailangan ko rin ng cutter. Pero hanapin ko pa siya, hindi ko makita ngayon. And yung last is, main materials is itong cardboard. Carton. So, what are you waiting for? Let's start na po! So, itong gagawin ko is yung pagkasunod-sunod na niya. Thank you.
balutan ko na rin ito. So, ito na yung kinuha ko dun sa dress ko, dun sa ilalim. Pang ilalim to eh. So, susukatan ko siya. Size na to. Yung size na to, ganyan. Ayan, bubukitin ko siya. Parang half-slip ba to? Pang loob, ganun. So, ito. Ayan. Yan siya. Lalagay ko siya dito ngayon. Balutarin ko. And then, tatakay natin siya ngayon. Madami sipa, ganun. Dapat yung shape niya eh, mabigay. Tayong curve sa kita niyo ba siya? Kapit ko. Daming kami. Tapos nyo tayo siya. Okay naman pala. Basta wala yung curve dun sa ano niya. Sa ilalim, sa likod, sa harap. Sa harap ng dito. Sa likod. Kasi tatakpan din naman natin yun. Nangyari? Thank you.
suggestion. Ah, I'm going back. Wait lang, hindi ata pantay. Ayun lang natin ah. Nalabat kasi ako eh. Ayan. Nalabat ako naman niya si Kev. So, guys, tingnan nyo. Medyo natuyo na siya. Nag-antay pa ako ng 5 minutes. Ayan, medyo tuyo na siya. And then, eto din. Pwede na natin siyang ilagay. Nagdagdagan ko na lang din siya na itong glue. Para ano, mas masarap, mas madikit pa siya lalo. Para mas lalo siya matibay. Ingatan lang natin siya malagyan ng glue sa labas. Ang hirap na tanggalin. Siyempre, ingatan natin mapaso tayo. Kanina pa ako napaso, ang daming beses na. So, ito na, papantayin ko na siya lang. Hinginan lang natin. Ayan. Next, ito naman isa. Next, yung isa naman. Para sabay-sabay na natin siya. Pwede nyo nagagamitin yung glue gun. Bunutin nyo na sayang kasi ang dami na sayang. Pinatay ko na siya kaya maninit pa din. Ito naman tayo sa next. And that's it mga Meowshikels! Thank you sa pag-watch nyo sa aking YouTube channel. And sana nag-enjoy po kayo na panoorin ng aking DIY. See you on my next video. More DIY pa! Hope you like it mga Meowshikels! Mwah! Bye-bye!